Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bigyan mo sa akin ng ulo ni Facundo! Habang binabaybay nga dito ni Ramon at ni David patungo sa mansyon ng mga kabalyero, dito naman na sinabi ni Ramon kay David na patunayan daw dito ni David kung siya nga ba ay anak nito ni Ramon. At dito naman na sumagot si David kay Ramon at sinabi na patutunayan daw niya. Magsabi lang itong si Ramon kung ano ang dapat niyang gawin. At sinabi naman ni Ramon kay David na ang gusto niya na iharap at kunin ang ulo ni Facundo at ibigay sa kanya upang dalhin nga nila ito kay Don Julio. At dito na hindi makaimik at nagulat itong si David sa sinabi nga dito ni Ramon. Kaya siya mismo ang tutugis nga dito kay Senyor Facundo. Subalit, tila naduduwag naman ngayon itong si David dahil sa tapang na ipinakita nga dito ni Ramon. At dahil dito, hindi matutuloy ang sinabi ni David kay Ramon dahil siya mismong si Ramon ang tutugis nga dito kay Senyor Facundo. At nang papunta na sila dito sa bodega kung saan itinuro nga dito ni Pasing kay Ramon na nasa bodega nga daw di umano itong si Facundo, ay dito naman na masasalubong ni Ramon itong si Marcelo na may mga tama nga ng baril. At dito natutuluyan niya ito na baka daw ay nakalimutan dito ni Marcelo na may malaki nga daw itong atraso dito kay Ramon dahil sa pagbaril nito sa kanyang papa na si Don Julio. At dito maniningil itong si Ramon kay Marcelo na siya daw mismo ay sinasabing tatadta rin daw niya ng bala itong si Marcelo upang ito ang magiging kabayaran sa mga nagawa ni Marcelo dito nga kay Don Julio. At hawak naman dito ni Olga at Bolet itong si Catherine at itong si Bettina. At nag-aalala naman ngayon itong si Facundo na baka may nangyari na daw kay Bettina at hindi niya sukat akalain na pati itong si Catherine ay nadamay sa galit ng mga Montenegro at Caballero. At dito nagmamakaawa itong si Catherine kay Ramon na sana ay wag daw paslangin itong kanyang lolo. At dito na binugbog dito ni Ramon itong ang si Don Facundo at binitbit upang doon sa mansyon ng mga Montenegro niya ito tapusin at ihaharap daw muna niya ito dito nga kay Don Julio upang mapatunayan na nagtatagumpay itong kanilang misyon sa paglusob dito sa bahay ng mga kabalyero. At dito na matutuwa itong si Don Julio na nagpapagaling naman pagkatapos itong barilin dito nga ni Marcelo. Sa kabilang banda, nagtatanong na rin itong si Divina dito nga kina Supremo kung bakit mapa hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakabalik itong sinatanggol pati ang kanyang mga kaibigan. At dito naman na sinabi ni Supremo na pati rin daw sila ay nagtataka baka may nangyari ng masama na hindi maganda dito kinatanggol. At dito nagpa siya itong si Divina na pwede nga nila itong sundan at puntahan doon. At dito na nga na hindi nagkamali itong Supremo na napahamak na nga at nang mapapaalis na sana sila ay sakto naman na dumating nga itong sinatanggol kasama ang mga kaibigan na may mga sugat. At dito nagtanong itong Supremo anong nangyari kay Tanggol at hindi nga nila agad mapaliwanag dahil sa mga natamong sugat dito ni Tanggol at matindi nga rin talaga ang tama nito lalo pa't pinapahirapan siya dito ni Senyor Facundo. At nagulat nga sila nang sabihin ni Marcelo na ito pala si Bubbles ay anak niya. Kaya naman pala nagtanong-tanong itong si Marcelo dito kay Tanggol kung ano daw ang kinasawi dito ni Bubbles. At nang malaman niya ay nagngingit-ngit nga sa galit itong si Marcelo at hindi mapigil ang kanyang sarili na pagbabarili naman itong si Juancho. At pati na rin itong si Senyor Facundo ay nagulat naman talaga sa ginawa ni Marcelo na anak pala niya itong si Bubbles at wala daw siyang pakialam kahit anak niya pa ito. At mang mahalaga ay may paghiganti daw ni Facundo itong apo na pinaslang dito ni Tanggol. At yun na nga, at mas nauna na magpaputok itong si Marcelo kaya nasapul naman niya itong si Juancho. At ngayon ay mararamdaman na nga nila ang bagsik ng mga Montenegro na ipinangako dito ni Ramon na dapat silang matakot dahil wala daw silang ititirang buhay na mga kabalyero.
upang masuro na rin daw nila itong Quiapo at ang kanila mga negosyo na wala silang kahati. Kaya matindi ang ating pakatutukan mamaya-maya lamang dahil sino-sino nga bang magbubuhis buhay at masasawi at makakaligtas. At mapapasama nga ba dito itong si Madonna o baka mapabilang sa masawi? O makatakas nga ba at tulungan itong sinatanggol? Yan ang ating pakaabangan maya-maya. Dito lamang yan sa Batang Quiapo. Yan lang po muna ang aking karagdagan latest update today. At maraming salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Paalam! Bye-bye!